Walang bolaan, di ba? Walang bolaan ayun, eh. Ayun ay kung matalo talaga yung Arkangel Esports. So kung ikaw ay fan ng Sinag Pilipinas, more than ever, ihataw nyo, supportahan nyo tong team ninyo. Siyempre, ganun din naman sa mga fans ng Arkangel din. Same goes, same goes. Siyempre, shoutout nga pala kay paring Bert. Berting, alam ko ito eh. Kasama rin si Bill ngayon, actually. Tatabaw siya ngayon. There you go. Busy weekend tayo ngayon, ang mga tropahan natin. At ang buong Arkangel family. Men, ito na ata, yun yung unang sapak na gusto ng Sinag. Sabi nila, bawal na kay safe. Pinasarap lang pala. Tiki will get the first blood. Pero ito yung bawi of God. Bobby Tricks. Gustuhan talaga ni Kramgad, mga kaibigan. Medyo... Awichi Kudo, nabawian ka agad ni paring Eason. I think favorite ata ni Eason tong Atlas eh. Kabisado niya kung kailan mag-in-out with the perfect match, Kuya Shinbu. Okay, pa rin naman ng PNK. Levels lang naman ang kailangan ng PNK talaga. Pero kailangan pa rin mag-ingat. Yung mga pre-kills hindi mo ibibigay sa kalibre ng Arkangel dito. Ang ganda ng shutdown kay Escalera. Ang problema, Uranus din eh. Kumukulat later on, parang yan. Maglolokan lang yan sa bottom lane. Okay. 1-1 ang daan ng Arkangel. Then again, controlan lang yan ng mid lane, saan pupunta ng jungle and kung sino ang lamang sa side lane. This time, aakyat si Saksa sa top lane. Kuya Shinbu, kukuha ng kanyang crab coin at ayun, prinotektahan. Protektado ka ni Eason, Bobby Trick. That was also a well-timed flicker there ni Tiki. Had it been isa na naman kilang mabibigay sa Arkangel Esports onto the Cyclone on that part. Pero nararamdaman ko yung dahan-dahan pang pressure dito ng Arkangel Esports. Do they have an idea? Hindi nila alam na nandun si Eason. Huli comes Tiki, wala nang flicker yan. Man, classic. Man, nasahay ko. Hindi niya alam na nandun si Eason and that is classic MOBA. Huwag ka magpakita sa mapa. Nasahay ko si Tiki and that is a free kill for Arkangel. Nabigay ata kay Saksa, ay hindi, pero at least kill pa rin para sa Arkangel, creating space for their team and again controlling this early. Si Pipa papabalik. Kailangan ko malma talaga, kasi ang taas ng pickup ng Arkangel talaga ngayon. Path of execution is well used to just go for the wave clear right now. Sinag Pilipinas is now, you know, kahit 800 gold pa lang yan, the way that it is happening right now. Relax talaga, tol. Kailangan relax ng Sinag. Lupit din kasi ni Eason dito sa Atlas eh. Pistuhan, tol. Pistuhan eh. Usually ang Atlas malalaman mo agad saan manggagaling eh. Pero siya sugod talaga. Ayun. Super slow and sugod talaga. Saksa getting all the assists in the world, getting the experience. Kalera nakuha pa! Explosive! It's a disaster now. And that is happening here. Very quick. Look at Yasuo here. Also delivering the kick interfacer of Sinag Pilipinas. And in just like that, there is a very timely convergence dito ng mga taga Arkangel to easily focus on this turtle. Actually, di nga turtle. All. Lahat na pwede makuha. Sana all. Pati yung Little Wanderer, kuha na rin. Kuha na rin. Pati itong Crimson Lizard sa banangilid. Oh, yung camp. Yan, kukunin din yan. Yung Lizard na yan. Ubos. Ubos lahat ng resources ng Sinag Pilipinas dito for sure. And mukhang kuha na rin itong bottom side. Ang gaganda sana ng traps na hinahatid ni Tiki dito. And then again, wala. Kumbaga, alam kagad ng Arkangel eh, na kailangan nilang mambusabos eh. Yun. And ganun yung ginagawa. They traded the push on the top. Basta wag lang masyadong grab yung lead eh. Kasi pwede ka parang talaga mag-stall out during the inhibitor defense. Ingat lang din sila. Bantayan nila yung habits ni Eason. Ayun yung favorite brush ni Eason eh, no? Oo, man. Feeling ko kailangan, kailangan nilang tinanan todo yung minimap kasi yung Arkangel, they know how to play the macro. Parang pag isang mamaling step mo, lalabas yung squid balls. Lalabas yung calamares. At pwede kang yatapin. I mean, they have the capability actually to pick off. Pero yung damage nila hindi na enough ngayon eh. To start a fight. Ang laki ng punishment din talaga nung nakuha ni Escalera yung purple buff. Yung purple, nawala. Cronus, Lancelot. Yes. Funnel. Wala din silang disengage eh. I think sila parang ginawa rin nilang main core yung Tams dito, no? So Tams tsaka Johan, tas double support. Oo. Yan yung ginawa. Pero, nakakuha si paring Yagami. Good job para kay Yagami. Napamali ng pwesto si Kuya mo Yasuo. But then again, men, ang problema
buff? Si Eason. Kung merong Eason Esports, ito na ata yung kanyang ano. Ay! Yung susunod. Oh, gravity! Nakataka. Biglaan, binigla. Kuya Shinbu. Meanwhile, walang nakatay. Tinamaan ng arrow. Oh. Na-puncture dito si Cronus. Lumalapit si Cronus dito. Phantom Execution. Para makakuha din ng katapusan. Sasha here, ting back, love lava activated dito. Traps are there to connect Yagami onto the backline. Pero si Yagami, sinagot ni Sasha. Grabe yung lives nila nagagawa. But the Phantom Execution is there. Sinag Pilipinas now has the upper hand. Was able to make an answer here against Archangel Escalera though. I think hindi enough eh. I think hindi enough eh. That, Kuya Shinbu, 4-on-4 fight yun. Yasuo pushing the top lane. Ang nakuha lang nila doon, well, si Saksa, that's good. Nakuha nila si Saksa. But then again, yung Archangel still maintaining their composure sa laban na to. Parang hindi sila nataranta eh. Pero eh, ang plano lang, takot eh yung binubuhos ni Eason dito. At last na pumapasok sa apat, pumapasok sa dalawa, Lancelot pa yon, pare Koy. Yeah. Sa mga but, ano pa, sa mga unusual bushes pa, sa mga unusual pero, spots. Pero observing lang, pwede na natin sabihin, this is anybody's game. Huminto yung ano, I'm very confident about the gold graph na yung gold, hindi na yung diagonal. Like, it might be a little bit, ano na, going horizontal na sa kahit pa paano. Wala dito. So, lamang pa rin Archangel, pero hindi na ano, hindi na yung parang at an increasing rate. Kumbaga, stable na siya sa ganyan. And I think good news yon para sa Sinag. Kasi kahit pa paano na iiwasan nila yung ultimate snowball ng gold loop ng economy. Pero ganun din naman sa Archangel. Kasi alam mong lamang kay. So, lamang pa rin. Yun yung ano, yun yung story doon. And men, dominance eyes na si Eason. Perfect counter para sa mga physical damage. Ang daming physical damage ngayon ng Sinag Pilipinas. Ayan, at least hindi na basta-basta nagpapahuli si Kramgad dito. Natakot siya ang sen ng Cho eh. And you need to be careful. Arrow misses on that silina. Ang lapit na patay si Kram, mga kaibigan. Tapos ang boxing. There you go. Nice, alley-oop na naman. Magmumula sa ating Yasuo. And mukhang may laban dito habang inuhuli si I Am Solo. Yagami. Oh, may natulak siya doon. Na-eject or napaganda sa tore. Pero mas maganda yung Spectre Steps ni Kuya mo, Saksa, double kill para sa kanilang dalawa pero apat ang nawala sa Sinag Pilipinas. Archangel Esports doing it. Yeah, that's it. Wow, man. That is an unofficial wipeout. And of course, their gives freedom as well. They're going for the push. They're focusing on that PNK year. Struggling pa nga ma-clear up yung artillery minion na yun. Kramgad is there. Do not overextend. Tol, isang knock-up lang yung pwedeng gawin sa'yo. Kayang iwan combo ng Cho si Kramgad dito. But there we go on the Gillette Instant Replay. Let's observe that. That is a beautiful ejector de Bayagami. Ang curious ako, Fatal Links, nahagip sa Fatal Links dito, yung Lancelot. And really, Eason pa rin. I think Eason is the main highlight dito mula sa ng Archangel Esports because he's on place, no? He's really in place. Natin here for Sinag Pilipinas. Alam mo, ang ganda eh, no? Parang nagdahan-dahan, natatandaan mo talaga yung pangalan ng mga players dito ng Archangel just because everyone is capable of establishing a play and pressure eh. Totoo, Kuya Shinbu. Men, ang ano dyan eh, ang maganda sa isang team, meron ka talagang star caliber na player na kayang kumatay. Eh, madali lang kumil eh. Sa ML, ang mahirap yung mag-setup ng kill. And dito pa lang natin nakikita sa Archangel na meron silang ganong player. Si Eason at saka si Kek. The Eason and Kek combo. Pag ikaw naka-PNK ka, tapos nauuna pang madami, na mabawasan yung, ano, yung tao. Yung tao kaysa sa aso. Alam mo may mali. Tag-init eh. Alam mo yung nanakawang ka na sa bahay, no, sakalang tumaho yung aso nyo. Oo. Wala. Parang nawalan ng trabaho si Bantay. Yun. Magilid si Bantay. Si Bantay pa yung natakot. There you go. Another pick of off-cam kill. Archangel Esports. Gusto nilang makita ang signal ultra ulit para sa Grand Finals. Ito na ba yun? Ang kunat na nila. Double dominance ice, man. Yeah. Sa tig-isang hero. Uranus and sa Atlas. So, tanggal talaga lahat ng physical damage. Look at items ngayon ng Sinag Pilipinas. Even the Selena, hindi yan yung pure damage item eh. Diba? Yung build niya. Wala pa siyang damage masyado eh. Sustain niya eh. Sulit yung ano, dominance ice dito sa ganitong itemization. Daming ano, physical attack dagger, Betchin. Daming attack dagger, puro physical eh. Kung bagay, Sinag Pilipinas, nag-exercise. Let's get physical eh.
Oy. Ayun na lang, there's gonna be na po share up top. Parang hindi na rin yata talaga pwede sagutin yon. Arrow for the scout. Hindi makakalapit si Cronus dito. And the pressure is on. We are now officially on the inhibitor turret defense ng Sinag Pilipinas. There you go. There you go. And ang hirap ng patumbahin ng Archangel. Lahat, actually, maililista mo eh. The Cho, the Uranus, and the Atlas. Sinong manguhuli dito sa Sinag? Diba? Meron lang silang pana. Meron lang silang stun. No, meron silang ejector, yes. Pero lagi silang na-outplay. And men, tignan mo, libreng Lord. Yumi Lord. Para sa Archangel Esports. Sure na yan, para sa Archangel. Lalo pa Escalera yung nag-establish ng pressure dito sa mid. And ayun na nga, ang bilis din. Ang efficient ang ginawa ni Yasuo dito. Just went for the side lane para i-shove na. Alam mo yun, Tol, naalala ko tuloy yung ano. May tipi-tipi pag ginagawa, di ba, dati sa isang tournament. Oo, sa isang tournament. Eto, walang tipi-tipi. Walang tipi-tipi yung Archangel. Make your play, do what you can, secure vision, get information. This is a very high level of play. Yes. At saka tingnan mo yung high level of play ng pagtago sa bushes. Mm-hmm. Yun talaga yun eh. Huwag ka magpakita. Kahit isang step lang. Kinauso ngayon tol eh. Sa Cho, part daw ng combo yung tipi-tipi. Ganon. Oo. Emote-emote. Ngayon ko lang nalaman na may ganun pala. Oo. Kasama yun kasi kulang yung pinipindot. Kailangan marami kang pinipindot para satisfying yung combo. Kumbaga, parang ikaw no, pag nagbabasketball tol eh, no? Oo, oh, dribble muna bago shoot. Eto na nga, speaking of dribble, dribble yung tatlo! Kaibigan, unstoppable, double killing and instant. Mga kaibigan, nakadikit na rin dyan, mismo yung Lord. I am solo, kasama dito, Cronus naman, na binatukan ni Yasuo. Again, Escalera dumidikit, solo into the front line. And yeah, still, buhay-buhay pa rin yung Lord. That's gonna be the feathered airstrike to be work on. I'm good to be against Sinag Pilipinas. And of course, what is unlocked is the inhibitor turret din sa bot to be destroyed ng Archangel Esports. I think ito na yun, Kuya Shinbu. Sinisecure na lang ng Archangel yung top lane. Look at the discipline. Sabi nila, teka lang, top lane muna, kalma. Marami pang minions, kailangan clear. Feather airstrike, isang hit para kay Tiki. And ayun na nga. That's it. That's it, I think. Let's see, tignan natin, Archangel! Nilalaro pa, nilalaro ng Archangel yata, no? Kumbaga, yun, pinuha ng setup. Ang grabe yung cleanup. Alam mo yun, Tol? Kailangan pala highlights. Kailangan ng highlights. Bago matapos. Cleanup ni Eason, tapos AO inisaksa. Pero there is that, you know, there is that.